Magandang umaga po mga kabayan. Welcome sa ating panibagong update rito po sa South Luzon Expressway Toll Road 4 na may habang 66.74 kilometers mahabayan. So ang i-update natin itong Package C, San Pablo to Chaong, Quezon mahabayan. May pundo po itong 13.10 billion pesos mahabayan, no, ng SMC. So ngayon mahabayan, ipakita ko po sa inyo yung mapa mismo, yung alignment nitong SLEX TR4. Ito po yung San Pablo City, no. Ipakita ko po sa inyo mga kabayan yung mismong interchange kung ano na po ang progress nga sa ngayon, no. Ngayon mga kabayan, drone shot tayo. Ipakita ko po, ito na po tayo sa mismong San Pablo interchange sa Barangay San Miguel, no, San Pablo City, Laguna. Yung progress rito kung ano na po ang nagawa pa nila rito sa mismong interchange. Sa likuran natin mga kabayan, masisilayan natin yung mismong mga dampuhalang crane doon. At shout out po kung ano po ang gagawin rito sa mismong service road ng Barangay San Miguel, no? Kung lalagyan po ba ng tulay or concrete box culvert bang ilagay, ganito po. Ayan po mga kabayan. So ganyan po ang service road sa gitna mismo itong singaw na yan. So ito na yung mismong disenyo, no? Yung forma na po. Medyo matagal na pong nakaporma itong mga kabayan, itong San Pablo Interchange. Ayan po, masisilayan natin yung circle na yan. At itong kaliwa banda, kung ano po ang forma rito. Kung mayroon po bang gagawin na kalsada rito, papunta na po doon sa mismong Maharlika Highway. Medyo mula rito mga kabayan, halos 3 kilometro pa po, no? Papunta doon sa mismong Maharlika Highway. Medyo malayo-layo pa at may mga maraming establishmento pang madaanan rito. Ayan po mga kabayan, ito na po yung latest update. Doon sa dulo, pupuntahan din po natin ngayon dyan. Paliparan natin drone para makita ninyo. Ito naman po yung baba. Yan, no? Mga kabayan, no? Yung poste na yan. Ay, yung mga rivers na yan. Nakabaon po yan. Napakalalim po nito, no? Pati doon sa kabila. Doon sa kabila, mayroon din. Ito na yung mismong circle. Ito na yung interchange mismo. Ah, kabila. Yan. Ikot doon, ikot. Tsaka, yan na po yung Barangay San Miguel Road. Dyan sa unahan. Yung may mga tricycle na dumaan. Yung pakaliwa, papasok na doon sa mismong San Pablo City, no? Na kung saan tagos yan doon yung may sementeryo. At dito sa unahan, ayan po mga kabayan, oh. Mayroon din dyan. Ayan, oh. Ito may circle din dito, gagawin. Andun. Thank you.
Yan po mga bayan, yung service road na yan, yung papunta doon sa ating harapan, ayan na ipapunta na po doon sa Barangay San Miguel. Itong sa paharap sa atin, yung may mga motor na palapit sa atin, yan ay papunta na po ng Harlic Highway sa mismong bayan ng San Pablo City, no? At ito na po mga bayan, yung kasama sa San Pablo Interchange. And po rito po, posibleng maglatag sila ng tulay or maglagay sila rito ng concrete box culvert. Ayan, comment po down below sa mga engineer dyan, sa mga may alam kung ano po ang gagawin rito sa San Pablo Interchange. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe po tayo mga bayan, no? Itong paharap sa ating kamera, ayan na po yung circle doon sa unahan, masisilayan natin. At yung pinaka-main line, paharap sa ating kamera mga kabayan, yan ay papunta na po doon sa mismong Alamino San Pablo Bypass Road, no? Yung alignment doon, papuntang Lipa, no? Yung kanto doon mga kabayan, na kung saan mayroon din pong tulay doon sa pinaka-main highway. Padiretso na po doon sa mismong Alaminos, na kung saan doon po naglatag na po ng semento ngayon, yung northbound na block ay nilatagan na po nila ng concrete cement. Ayan, kaharap sa ating kamera mga bayan, yan na po ay papunta ng mismong San Pablo City sa may Maharlika Highway, no? Yung pinakadulo nitong kalsadang ito mga bayan, ayun na po yung sementeryo, papasok rito sa mismong San Pablo Interchange, no? Para hindi po kayo malito at hindi po kayo mawala po kung sakaling ito ay bubuksan na, no? Dahil ito po ay maliit lang na service road. Hindi po natin alam kung i-road widening ng DPWH dyan, dahil napakarami din pong bahay gilid nitong maliit na service road na ito. Isang lane lang po ito mga bayan, salubungan, kaya medyo makipot. At sigurado yan, magka-traffic yan kapag itong SLEX-TR4 ay bubuksan na sa publiko. Dahil po dadami ang sasakyan rito, papasok dito sa interchange. Yung way na ito mga bayan, kaharap sa ating kamera ay papunta na po yan doon sa mismong Alaminos at yung kanto doon papuntang Lipa City, Batangas, no? Kaya silayan natin dito mga kabayan, medyo mataas na rin. Hanggang dito lang po mga bayan yung ating latest update rito sa Package C sa San Pablo Interchange area mga kabayan. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ingat po!